ating araw umaga. Ito na naman po ang inyong kakamping palangga sa katotohanan. Ito po, meron po akong tawag galing po ng Malaysia at Italy. Sa kasalukuyan po, hello, Miss Princess Bandato. Marami po lumalabas na isang katotohanan at hindi po isang legit na reklamo ng mga taong naabuso. Sa mga tao, ito po eh, ito po, ating pong taon na ka ng ating pong kaibigan na papayag ng isang katotohanan na mayroong katibayan na nagreklamo sa pangalan na si Maria, si Marie Tina Rojas. Marami siyang AKA. Galit na galit sila sa AKA ni Francis Leo Marcos. Pero ang dami nilang AKA name. Ako, I would put my name now, my AKA now is Donald Trump. Pero, I will not discount anyone. Or AKA Ronald Reagan. I will be a AKA Ronald Reagan. Ito po ay hindi po ako kumakampi kahit kanino man. Magandang gabi sa iyo, magandang madaling araw sa iyo, kaibigan Macmac Pablo ng Malaysia at sa iyo, Luca Pate, Luca Pate ng Italy. Ano po ang inyong mga pahayag sa oras na ito? Yun po, meron lang po kasing mga nag-message po sa akin na mga netizen. Ngayon po, itong mga netizen po na ito ay naghahanap po sila ng ano, na makakatulong sa kanila para maalalayan sila doon sa kaso na kanilang, hindi ko alam kung naitampa na or gusto na lang itampa na kaso, dapat doon kay Inday Marie. Kasi yun daw pong si Inday Marie ay malakas daw po yan sa lahat eh. Sa mga taga-Malacanang, malakas daw sa mga nakaupo sa gobyerno, mga politiko, malakas daw po sa mga pulis. Eh ngayon, natatapos po itong mga biktima na baka sila ay lumabas, eh mapahamak sila. Kaya yun, pinayuhan namin na pumunta sa kay Rabi Tulfo, pero parang nag-aalangan po sila doon. Ngayon, naghahanap po sila ng pwedeng tumulong sa kanila na isang attorney na makakapag-assist sa kanila sa kanilang kaso. Kasi po, hanggang ngayon po ay hindi pa rin nababayaran yung utang sa kanila at nakablock po sila sa mga social media accounts nitong si Inday Marie. Katunayan po ito, mga nagpapasa po sila ng mga usapan nila sa, ano, sa WhatsApp. Yan, ayan yung number ni Inday Marie. Yan, nakalagay dito, eh ano, yung pangalan, tapos sumagot ka naman, nag-message na naman sila na wala pa din. Yan. Sabi ko, nag-transact na. Inaantay ko na lang yung 45K mo. Yan, mga ganun po. So, yung mga tao kasi sa amin sila lumapit una kay Ate Donna. And then sumunod sa akin po, nagkausap po kami sa ano, gumawa si Donna ng TV para masabi yung kanilang pahayag. Eh ayaw po naman silang masabi yung pangalan nila kasi po natatakot yata sila doon kayo, no? Kay Inday Marie dahil malakas nga daw po. Kita nyo naman kung gano'n sila kalakas sa ano, kung gano'n sila kalakas sa gobyerno. Kasi, di ba, nakita niya sa mga pulis daw, malakas siya. Kahit daw mahuli siya, kahit saan, eh, excuse siya eh. Yun ang sabi niya sa isa niya, ano, isa niyang video eh. Wow. Adarama, Emory. So, ang masasabi ko dyan sa mga tao nagre-reklamo laban dito sa isang estafador na si... Hindi ko pa rin siya matatawag na estafador dahil wala pa tayo na patunayan. At yung mga nagre-reklamo, meron po kayong karapatan na magreklamo, wag lang po sa FBI kay Big Lorenzo. Dahil po nakikita ko ang kanilang mga conversation na nakikialam ito si Big Lorenzo sa kaso ni Francis Leo Marcos. Si Inday Marie at Big Lorenzo ay lagi na nag-uusap. Ano ang dahilan at ano ang kaalaman ni Inday Marie dito sa kaso ni Francis Leo Marcos? At kung sinasabi ni Inday Marie na malakas siya kung kanino man kay Malacañan o maging sino man, anak ng teteng kayo, wala kayong dapat karapatan
sa mga taong nagre-reklamo sa inyo kung ano inyong nagawang pagkakasala inyong pagbayaran. Sabi nga, kapag may atraso, ayusin. At kapag may kaso, litisin. Kaya ito mga nagre-reklamo, ako po sa inyo ay tumatawag, pumunta po kayo sa Krame, dito kay General na nag-uutos para ipa-imbestiga kung ano yung inyong mga reklamo. At kung wala po kayong pambayad sa abogado, lumapit po kayo kay Presida Acosta dyan sa PAW. Siya po ay makakatulong sa lahat ng mga may reklamo. Kaya po itinalaga yung mga mambabatas niya na sila po ay binabayaran ng gobyerno. At ang nagbabayad po sa mga nagtatrabaho sa gobyerno ay kayo pong mga taong mamamayan ng Pilipinas. Dahil kayo po nagbabayad ng inyong tax. Every year po nagbabayad po kayo ng tax. Kaya kahit naman po sino nagtatrabaho sa NBI, katulad ni Vic Lorenzo, yan ay pasweldo ng mga taong bayan. Dahil yan ay galing sa tax na ibinabayad ninyo. Kaya huwag kayong manglamang sa inyong mamamayang Pilipino dahil yan ay masama. Kaya kung sino yung yung malakas dyan, wala akong pakailang kahit sino kayo, wala akong sinasanto dahil huwag kayong manglamang sa inyong kapwa Pilipino. Mr. Pablo, meron pa ba ikaw na sasabihin tungkol dito sa mga reklamo ng mga tao? Gusto ko sila ay lumabas upang hindi ito sabi-sabi lamang dahil ito ay isang paratang. Ngayon po, naisipan na po nila lumabas kasi unang-una na kikita nila na para daw mukhang naka-recover na sa paghihirap daw si Inday Marie. So gusto nilang kuhanin na yung nakuhang pera sa kanila. Unang-una, meron din mga investment scams at meron din sinasabi sila na pera na ginamit sa tracking. Tatlong buwang taho, mga inahabol nila, malalit lang naman. Kaya lang, syempre, yung mga tao nakakawa, dahil hindi naman po mga mayayaman yung mga taong na...